Sa mga guwapo, buddy, today is my biggest day. So ngayon nga yung kasal. So ito muna yung suit ko, pagpunta ko doon. Halos di ako nakatulog, alas 2 na yata, gising pa rin ako, tapos alas 4, gumising nga ni Lawrence. So, pupunta na kami dun sa paggaganapan, which is sa 8th Century Green Meadows. So, excited ka na ba na ikaasan na kami? Apa. Ha? Apa. So, yun na mga mga gapo, hindi ko na habaan to, kasi pinawa ko to, haba din yung vlog. So, yun na, let's go na sa Green Meadows, so, see you baby! Abe, kwarto pala to ni Chris. So, ito yung ano ko, yung groom's room. Esther! Ah, yung breakfast yung bisita ko. Ah, kwarto pala to ni Chris. Yung sa mga mga guwapo, bari dumating na nga isa sa aking best man, Suya MG. So, ayan, kuya. Yes, sir. Payat mo na, kuya. Talaga. Payat mo na. Motivated. Oh, motivated ka na, ha? Thanks, kuya. So, si KMG yung isa sa pinakunan dumating dito. So, yun. Bye. Late thanks. Si John. Alright. Si John na lagi late yun. So, ayan na ang Bruce ko. Ay! Thanks, man. Okay. Oy. Congratulations. Thanks, man. Pare, you have the coolest dressing room, pare. Thanks, pare, man. Siyang wood. Ano to, pare? Wood type. Di nga, pre. Parang dun pinas ng si Henry Luna sila. Dun nga. Dun nga. Oo, dun na shooting. Such an honor, pare, dito kay Garo. Oh, sige, wait. Excited na ako, man. Oh, thanks, man. Baka mapaiyak ako, perfect tigil ako. Love you, man. So sa mga guwapo, bali ngayon na ay ang robe shoot. So ito nga yung robe ko mga guwapo. After shoot namin to ng mga groomsmen ko. Tapos ito, baka yung suit ko na talaga. Hindi ko na kung ano mangyayari. Basta mag-shoot muna kami tapos i-update ko kayo. Bye! What's up, mga bro? So wala kaming challenge ngayon kasi ikakasal ng sila! Yeah! Yeah, so mga guwapo, bali ngayon isushoot na ako with my best men. So apat sila, si Roy. Best men. Best man. Si Roy, Lawrence, Kuya MG, ayan. Kuya, bagay para sa'yo mga formal na ganyan. Thanks, Luna. So ayan, si Bonnie isa. Nag-ayo sila ako. Ayan, nakaganti na lang ako. Ganyan ka na lang. Yun lang, parang magapang bahay with the best man. Parang yung peg namin. Tapos, ayun, after yata nito, hindi ko alam pero kailangan namin sumusulat ng vows. Mali yung unang akala ko sa vows, kasi siyempre first time may kakasal. Akala ko vows, yung kwento ng tanambuhay niyang dalawa. Ang haba nang sinulat ko. Yung panambos pala, promise lang. Yung promise, yung ganito. So ang gagawin ko doon, ang title ko doon, The Promise. Yung tipong pinangakuan ka na, huwag unang asahang to pa rin. So okay na yun. So yun lang naman, tapos yakin ko na kayo mamaya kung anong nangyayari. Sa ganun, so bye. So ayun na, lahat po ay mayroon ng mga bulaklak sa gilid. Grabe na. Grabe na. Tapos tawa na tayo.
Sila lahat ng mga groomsmen ko. Groom tuloy ito, groom. Okay. Ang sabi, maangas daw na po. Ako regalo sa akin ng groomsmen. So hindi ko rin alam na meron ganito pala, pero nagbayad ako dito. Maganda pala siya. Iba na sila at nasa labas na. And lalabas pa nga rin ako, sobrang kabado-kabado ako para akong ihimatayin talaga. As in, yung kaba ko level, ano, ito yung masasya isa. Yung kaba ko talaga, ano, level 999.99. Ano nga, hindi ako kinakabahan naman sa iba, kinakabahan lang ako sa bows. Kung paano ko nasabihin sa iba ka mamaya, hindi ko si May deliver ng ayos sa sobrang kaba ko. Tsaka syempre, yung sobrang excited kong makita si Baby, kasi balibalit ako talaga, sobrang ganda niya Rosa Gaw na yun. Although maganda naman talaga siya. So, tingnan natin yung mga susunod na clip ko nung mayayari. So, bye. Pupunta na ako doon. Kasal na nga ako, sobrang kabado ako ngayon. Di ba pag kabado natatayin, patayin? So, kinakaban ako sa bows. Hindi ko lang paano ko siya iano, baka mamaya wala akong masabi. Pero may sulat ako, pero hindi na. Yes, sige. Ano ba? Ano ba? Magkakas lang kayo. Ano oras? 3. Are you ready to be my baby? Yes. Tsaka isang pang baby. Malaki. Para man ako makalala. Ayan. Sige, gagawa ka dito. Huwag ka maglala, mga kaasa. So, ayun na. So, sige na mga po. Bye. Thank you.
Dakilang Diyos, amin itinadalangin na puspusin mo ng kaliwanagan ng pagsasama ni Merck at Pam at patuloy mo silang gabayan. Yung salita mo, Panginoon, ay maging liwanag at ilaw sa kanilang landas na nilalakaran. Puspusin mo ng pagpapala ang kanilang buhay. Pagyamanin mo ito, O Diyos, samahan mo sila sa pagtatatag ng isang panibagong pamilya upang magbigay luwalhati at magbigay lugod sa iyo. Salamat po ng marami. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen and amen.
sa akin na ako ang pinakamagandang babae in her eyes. Number two, para tayong linya, sobrang compatible ng ugali natin. Always give and take. Ikaw ang nalaking version ko. At lagi mo ko pinapasaya every time ko magpapagawa. Again, thank you for giving me giving joy. Number three, agay mo family oriented. I witness how you pay respect to Mama Christina and I can feel your love to your family. At dahil doon, nararamdaman ko na you will love me the same way you love and respect your family. Last time. Number four, you're always supporting me. You're always there for me. Kahit na minsan ang nagbalik hindi mo talaga ginagawa. Hindi mo naman talaga ginagawa yun. Ginagawa mo, pero you're crying for me. Thank you for being my life's song. Today, I promise to love you the best way I could be. I see that you are always there for your friends and family, so I will be here for you as your best friend, as your super beautiful wife. And number one, I love you so much, Isao. I can't wait to start this journey of the bread. Hello. Hello. Meron akong sulat, pero hindi mahaba. Maging prompt na dapat ito kaya ang sabi. Okay. Okay. So, una sa lahat, maraming salamat po na sa inyo lahat. So, kanina talaga, iiyak na ako. Nakita ko si Baby. Ayoko lang talagang mag-trending. So baka kasi mapagkumpara ako tsaka kay Aljur. So ayoko pagtabihin yung picture namin dalawa. So hindi ako umiyak. Pero totoo, ngayon, sobrang saya ko talaga. Kumbaga, wala na ako ngayon. Yung birthday ko, napakasaya ko na. Mas masaya ako ngayon. Kasi ano, kumbaga, nakatali na sa akin si Baby. Kasi si Baby kasi masyado nagmamadali eh. Hindi yun. Ito. First of all, when I first saw you, yun, patagalala ko. Yun. Yung pinakawala ko talaga nakita si Baby, lumambot yung puso ko kasabay ng pagtigas ng titi ko. Hindi yung kung saan yung buhay ko, magulo, tapos mapapaligiran ako ng mga tao hindi naman talaga, mga peke, alam mo yung baby. Tapos dumating ka, yung pinakawala ko nang nakita, baby. Yung pakiramdam ko sa'yo, iba, hindi yung libog. Yung nakita kita, alam ko na na ito yung magiging ending natin. Kumbaga, sinabi ko na sa'yo, hindi ko nakita kita, na hindi na napapakawalan. Hindi pa kita kilala noon talaga, pero sobrang talaga yung loob ko sa'yo. Yung feeling na ano, parang ang tagal na natin magkakilala. Yung ano eh, kumbaga, yung mga yung panahon na yun, bababay tayo noon. Siyempre, alam mo naman yan, niloko nga kita, di ba? Pero kasi, sobrang gusto talaga kita, hindi kaya ako ginawa yun. Kumbaga, hindi ko yung ginawa para lang sa akin, o para lang masabing marami ako. Hindi kasi ako ganun eh, kumbaga, alam mo naman yun, ginawa ko yun kasi gusto talaga kita. Bago ako magpunta sa inyo noon, sinuko ko na lahat. Alam mo yan. Lahat, yung buhay ko, sinuko ko na yun sa'yo. Yung career ko, lahat, sinuko ko yun sa'yo. Araw-araw ako nagdadasal, sabi ko, Lord, bigyan niyo ako ng babaeng, mamahalin ako ng todo, kaya akong alagaan, hindi magsasawa sa akin, at hindi magsasawa sa ugali ko. Araw-araw ako nagpe-pray na bakit parang may kulang? Bakit parang ganito? Bakit parang may mali? Kumbaga, kahit yung mga panahon yun, nasa akin yung gusto ko, may pera ako, may fame ako, pero hindi ako masaya. Tapos nung nakilala kita, nasabi ko sa sarili ko na, ikaw yung gabi-gabi, araw-araw kong pinagdadasal. Kahit nung nakilala kita, sinabi ko, hindi ka na makakawala sa akin. Ngayon, ang nararamdaman ko, sobrang masaya ko, kasi baby, mahal na mahal talaga kita. Kumbaga, saksisin lang lahat. Hindi ko makasabing hindi tayo mag-aaway. Hindi ko mapangako yun. Hindi ko makasabing hindi na ako itingin sa ibang babae kasi wala naman talagang ganun. Siyempre, pag may tumaan, mapapalimun ako ng konti, pero babalik ako sa'yo. Pero, mapangako ko lang talaga, baby. Hindi ako magsasawang itindihin ka. Hindi
hindi ako magsasawang alagaan ka. Hindi kita iiwan, hindi kita sasapat, at syempre, mamahalin posisyon. So, mamahalin posisyon ng tunay kong anak. Hindi ko paparamdam sa kanya na parang may mali, parang tatatakot siya, hindi maganda. Hindi ko agabitation yun. Mamahalin ko siya, ganun ka, mamahal mo sa kanya. Tulad na sinabi ko sa iyo, mamahalin ko yung lahat. Mamahalin ko yung lahat ng taong mahal mo. Mga kaibigan mo, pamilya mo. So, ngayon, saksi kayo yung lahat sa aming dalawa. So, ang tagal ko nang pinapangarap talaga ikakasal ako, pero lagi may question mark yung babae. Kumbaga parang, sino kaya? Kumbaga, kahit may girlfriend ako dati, parang gano'n, parang hindi pa to. Pero nung nakilala kita, ikaw talaga yung nakikita ko. Kwento ko lang, yung first day namin mag-meet ni baby, as in yung first day talaga, napag-inipan ko siya. Sabi ko sa iyan, di ba? Ang sabi ko sa kanya, na naginip ako, nagagawa kami dalawa ng bahay. Kaya yung nagsasabi ng gagawin, ako yung nagkakapintero. Pero wala ba mangyari ako kasi hindi ako malunong nun. Tapos sinabi ko sa kanya, tapos hindi siya naniwala, kala niya binubinata ko siya. Pero totoo talaga yun. Kumbaga, kasi para sa akin kasi, kapag natakpuan mo na yung taong gusto mong makasama habang buhay, pag natakpuan mo na yung taong talaga at mahal mo naman talaga, kasi wala namang perfectong tao. Si baby hindi siya perfecto. Dumadating yung araw na nag-aaway kami. Misang kasalanan ko, pero importante, naayos namin within the day. Ang gusto ko na sabihin dito, pag nakita mo na yung taong mahal mo talaga, huwag mo nang pakawalan. Pakasalan mo na kasi, kumbaga, hindi mo na kailangan magantay, paglilibin muna kami para baka mamaya may makita akong hindi ko magustuhan. Kapag nakita ko ganito, hiwalayan mo na. Kumbaga, hindi yung ganun. Pag alam mo sa puso, kasi yung puso, hindi yan magsisinungaling eh. Kapag sinabi ng puso mo na siya na talaga, kumbaga, huwag mo nang pakawalan. Kaya ako, ang dami nangyari sa buhay ko, buti. Ang dami talaga, ilang beses akong nadapa. Pero yung pagbangon ko na andun siya. Lagi niya akong tinutulungan bukod sa mga kaibigan ko, pamilya ko. So ngayon, saksi kayo sa amin. Ako paparamis ko sa iyo, baby. Talagang mahal na mahal talaga kita. Kumbaga, sobrang talaga yung pagmamahal ko sa iyo. Kung mahal mo ako, times din yung pagmamahal ko sa iyo. Tapos hindi ko na lolokohin. hindi ko talaga siya lolokohin. Promise. hindi talaga, baby. Gagawin ko lang yung best ko para hindi ko lokohin. Yun, tsaka maraming salamat sa inyong lahat. Tapos, napakasaya ko ngayon. Yay, mabuhay ka bagong masahin. I could stay like this forever following you. Just don't get too far, and I'll be right where you are. Dreaming that I could finally see. I just want this to always be.
Kasi dumating ka sa buhay ng anak ko. Maraming nagbago sa kanya. Dati sports car lang gusto niya. Ngayon gusto niya na ng business. Thank you kasi napakabait mo. Sobrang bait mo sa pamilya. Lagi mo lang tatandaan, andito lang kami ng kapatid mo. Kung may problema. At ang kasal ay hindi lang pang isang araw. Pang isang linggo at pang isang taon. Pang habang buhay yan. Kaya kung sakaling darating yung time na meron kayong matutuklasan sa bawat isa, sana isipin nyo yung mga vows nyo sa isa't isa na magiging forever kayo. Sana maging huwaran kayo sa mga kaibigan nyo, sa pamilya nyo, at sa mga taong naniniwala sa inyo na may forever talaga. Tandaan nyo palagi si Lord na andyan lang. Love you, mga anak. Congratulations. Thank you so much. Okay, mag-aaway pa. Alagaan yung pamilya nyo. Kung aking pamilya. Lagi ko naalala nung maliit ka pa. Nung apat na taong ka pa lang yata. No? Lagi ko inatanong ko sa'yo kung sino mahal mo. Siyempre, ikaw lang, Papa. Pero kung tatanong kita uli, kung sinong mahal mo, isagot mo eh, si Christian Grey na ngayon. Yun lang, at magbahala kayong mabuti, sama kayo ng masaya. Lahat. God bless. Thank you so much po, Sir Joey Esguer. Mapagpalang gabi sa inyong lahat, sa ating lahat. At itong dalawa, pinagpala talaga eh. Alam mo, Merk, sikreto lang para tumagal kayo, ganito. Pag-ibig. Huwag na huwag nga alisin niya. Pag-ibig. Yan ang pinaka-importante sa lahat. Hindi pera, pag-ibig lang. Tuloy niyo yan, maging honest kayo sa isa't isa. Dapat kasi totoo lagi sinasabi mo sa isa eh. Kasi kahit na bagong gising ka, tanungin ka, sino kasama mo kagabi? Di ba? Nasa totoo yung sinasabi mo. Si Mark, sino kasama mo kagabi? Naligaw siya kung anong sasabi niya. Yan kasi yun, basta totoo ka, kahit anong sabihin ni Pam, hindi ka pwedeng awayin yan. Kasi totoo yung sinasabi mo lahat. Pero once na nagsinungaling ka, yari ka, sigurado yan. Kasi ikaw, Mark, hindi ka rin marunong magsinungaling, alam ko yan. Kaya payo ko sa inyo, halimbawa, nag-away kayo ng gabi. Dapat itong gabing to, dapat maayos niya. Para pagising niyo bukas, okay na. Yan lang. Maraming salamat po sa inyong lahat. Thank you so much. It's time to give the floor po sa ating couple to express yung kanilang gratitude, yung kanilang message of thanks to all of you. Everybody, palakpakan for Mr. and Mrs. Gray! Let's get it now! Yun, bago tayo mag-uwian lahat, kasi after nito, mag-uwian na tayo na. Gusto ko lang magpasalamat sa inyong lahat. So, hindi ko na kayo kayang isa-isahin pa. Kasi, napakadami talaga. Malaking part kayo ng buhay ko, buhay namin ni Baby. Kaya nandito kayo ngayon. Kumbaga, hindi dahil sa napilitan kami, hindi dahil sa no choice kami. Gusto talaga namin na makita nyo, masaksihan nyo yung pag-isang dibdib namin ni Baby. So, kahit na alam namin na yung iba sa inyo ay busy or yung iba natatakot sa pandemic, maraming salamat pa rin kasi nagpunta kayo dito. Kumbaga, pinaudlakan nyo yung invitation namin ni Baby. So, thank you talaga. Mahal ko kayong lahat. Sorry kung naabala kayo. Sorry kung may gagawin dapat rin ngayon pero hindi nyo nagawa dahil ikakasal kami. Babawi na lang kami sa inyo. Tapos, sana masaya kayo sa amin ngayon. Lahat kayo, isa-isa kayo. Kasi, tulad sinabi ko kanina, kung hindi kayo mahalaga sa buhay namin ni Baby, wala talaga kayo dito. Kasi syempre, sa totoo lang, binalang talaga yung tao dapat dito talaga, dapat talaga 60 lang. Malabo talagang mangyari yun. So, hanggang sa nag-90. Yun, so, pero kulang pa din yun talaga. So, ang ginawa namin ni Baby, kumbaga parang compress na lang, ganun. Pero, basta mahal namin kayo lahat ni Baby, maraming salamat sa inyo lahat kasi naandito kayo. Hindi ko lang kung ano kayo papasalamatan.
Basta ano, masasabi ko lang sa inyo lahat, nagbago na ako. Ako na ang hulmahan ng loyal ngayon. Okay? Diyan na, magbago ka na din. Gayahin mo, nagbago ka na isang taon na. So, ayun lang naman, syempre, maraming salamat sa Brusco, sa Toro Pop, sa Brusco GF, sa family ko, syempre, sa family ni Baby, sa Team Eva, sa lahat, kila Mami, kila Lacho, sa kila Papa Ronnie, kila Mama Lani, sa Digo Suman, sa lahat po. So, maraming salamat po sa inyong lahat talaga. Mahal na mahal po namin kayo. Sana, ano, hindi lang hanggang dito yung pagkikita natin o pagkasama natin. Sana pag dumating yung araw na magka-problema kami ni Baby, na kailangan na namin yung tulong nyo, sana nandiyan pa rin kayo para sa amin lahat. So, yun lang naman. Yay! Kasal na ako. We love you so much, guys. Thank you so much for coming. Tapos, yay! Magkaka-baby na ako next year! Let's go! Before we end this, syempre kailangan munang gawin ni Merk ang kanyang challenge. And that is the garter toss. Sexy! Say thank you, and again, before we end the night, let us all shout best wishes for Mr. and Mrs. Greg. One, two, show sweet loving. I need your loving, 'cause I'm drowning in something and I can't come out. So show me loving. What's that, baby? Dear Mumu, the time has come that we'll be united as one. Today is going to be the best day of my life. I'm going to marry the most handsome joke. I'm going to marry my best friend and baby. You have been my very best thing that has ever happened to me. Yeah. Lang, love, Pam. Sabi ko na isa kang number one, guwapo. At responsableng lalaki, never mo pinapil sa akin na hindi ako enough. Araw-araw mo pinaparamdam sa akin na ako ang pinakamagandang babae. Number two, para tayong ninya, sobrang compatible ng ugali natin, always give and take. Ikaw ang lalaking version ko, at lagi mo kong pinapasaya every time na nalipot ako. Again, thank you for giving me this. Kung saan yung buhay ko
magulo, tapos ipapaligiran na kami ng mga tao, hindi naman talaga mga peke, alam mo yun. Tapos dumating na, yung pinawala kang nakita, baby, yung nakita kita, alam ko na na ito yung muli yung ending natin. Kumbaga, sinabi ko na sa inyo yung nakita kita na hindi na kita papakawalan. Number 3, a guy who family-oriented, I witness how you pay respect to Mama Christina, and I can feel your love to your family. At dahil doon, nararamdaman ko na you will love me the same way you love and respect your family. Number 4, you are always supporting me, you are always there for me, kahit na minsan alam ko na hindi mo naman talaga ginagawa yun, ginagawa mo, pero you're crying for me. Thank you for being my life's anchor. Ikaw yung gabi-gabi araw-araw kong pinagdadasal. Kahit yung nakilala kita, sinabi ko, hindi ka na makakawala sa akin. Kung mahal mo ako, text yung pagmamahal ko sa iyo. I can't wait to start this journey.